yan, talamak pa yun. Lalo sa drugs. Sa drugs na yun. Talamak, talamak talaga ang drugs. Mas maganda yung huling administrasyon. Madating kaya sa disiplina ng tao, mas disiplinado yung tao nung nakaraan kaysa ngayon. Ah, ngayon po. Kumbaga, mas bumalik yung ano ngayon, yung mga illegal na aktividad. Aktividad eh. Kaysa nung kay Duterte, mas disiplinado yung mga tao. Mas madami yung case ngayon kaysa noon. Kasi noon, takot yung taong gumawa ng ano, kasi si Duterte nga, samantalang ngayon, open na silang gumawa ng baka loko. Ah, so meaning sir, noon, mas less po yung mga... Krimen. Ah, okay po, ang krimen, mas less po, mas konti. Ngayon, talamak. Naniniwala po ba kayo na walang mahirap daw na Pilipino kasi lahat nasa mall? Kaya nito, nandito tayo sa SM Airview. Nagpapalamig lang yan, madam. Ano po? Nagpapalamig lang yan sila. Nagpapalamig lang. Kasi mainit sa bahay eh. Kayo sa na makapag-gera tayo sa China? Ay, hindi. Bakit, sir? Kasi wala pupuntahan niyang mga kanyang bagay eh. Dapat yan, pinapag-usapan na lang. Madadaan lang sa diplomasya. Kasi depende lang yan kahit pa. Kasi pag hindi ka nang sikap ka, hindi ka ginawa. So, sir, ang biyahe nyo mula umaga? 12 to 12 ako eh. 12 to 12. Yung kinikita nyo po, sarili nyo po ba itong jeep? Hindi, nakikiboundary lang so, kami. So, yung boundary, magkano po ang 1,000. 1,000. So, yes. Sa isang araw po, magkano ang take home nyo po kay Mrs.? Meron din namang, ano, pag maganda biyahe, nasa 1,000, pag mababa, nasa 500. Kaya naman, sir. Kaya. O nagigipit. Walang pasok ngayon, mas gipit okay. Ang biyahe. Ano masasabi mo sa presyo ng bilhin ngayon? Ay, napakamahal mo. Napakamahal. Magkano pag gasolina ngayon tsaka diesel? 56 na. 56? May 20 pesos bang bigas? Wala. Pabor ka ba na makipag-gera tayo sa China? Ayoko. Kawawa tayo. Kawawa. Okay. Ah, tara, bigla! Ano masasabi mo sa presyo ng bilhin ngayon? Sobrang mahal. Sobrang mahal. May 20 pesos bang bigas? Wala. Ay, magkano po yung huling bilhin ng bigas? Sa 50. 50. Ay, gasolina po, magkano? Baka din siya. Ngayon, 54 na, 54. Ah, 54 tumaas na yung diesel, oh. Okay po. Oh, tumaas na naman. Baka next week, tataas naman uli. Ito po bang jet mo, sarili nyo na? Hindi po. So may boundary. Boundary po. 1,000. 1,000. Sa isang araw po kita nyo, labas na boundary, kasha naman po yung naiiwi nyo sa pamilya. Minsan kulang. Minsan kulang. Hindi sapat. Pag sinwerte sa biyahe, maganda. Oh, pag minalas, wala talaga. Paano ngayon? Walang pasok yung ba? Bakasyon. Eh, gaya ngayon. Oh, wala pasahero, batungal. Wala pasahero. Pabor ba kayo na magkaroon tayo ng gera, makipag-gera tayo sa China? Hindi natin, yun ang sagot na, ay tanong na hindi natin masagot dyan. Kasi wala tayong kakayanan dyan. Wala tayong kakayanan. Kung paglaban natin yung sarili natin dyan, sila laban, eh tayo, kawawa, eh tayo. Sabi niyo sa presyo ng bilhin? Mahal. Mahal? Pwede. Oh, nawala yung 20 ang kilo. Sana yung 20 ang kilo ang bigas. Kailan ba nun? Uy, yun ang sabi na ano eh. Maayos po ba ang pamumuhay niyo ngayon kumpara noon? Ay, hindi. Kasi mura dati. Mura po dati. Oo. Oh. Paano po ang boundary nito ng jeep? 1,000. Tapos, magkano po natitake niyo sa pamilya? 500. Hindi. Sa isang araw, limandaan kasha ba? Hindi. Bakit pagbabago, tumaas eh. Pati diesel, tumaas na naman. Kailan na sir ang diesel? 55 yata, 54. Ano kasi, taas na talaga. Mataas. Kahit gasolina, crudo. May 20 pesos bang bigas? Wala ata. Wala. Paalwan ba ang buhay nyo ngayon para dati? Mahirap ngayon. Kamusta po ang presyo ng bilihin ngayon tayo? Mahal. Mahal. May 20 pesos bang bigas? Ha? 20 pesos na bigas. Wala. Mampol. Ito sir, paano ang boundary nito? Magkano po? 1,000. Magkano po yung take home pin? Minsan, 500 na lang. Kasha po ba sa pang-araw-araw tayo? Ay, kulang nga, kaya nagsisipag. Grabe mahal nang, ngayon grabe mahal kasi ngayon talaga bilihin. Mahal po talaga. Oo. Na minsan, pag wala kang budget. Kulang bigas. Bigas eh, magkano bigas? Eh, sinapaaral po ba kayo sir? 55. Meron, high school, college, kaya meron pa, may elementary pa. Ano sir, nasapat o nangungutang? Nangungutang. Bayad utang sir? Bayad utang, tulugan. Pero sir, ngayon, nandito tayo sa mall, naniniwala ba kayo? Kasi sabi nila, wala daw Pilipinong naghihirap kasi laging nasa mall. Ano masasabi nila? Kalukuhan yun, ngayon.
Yung wala sa mall, may pera yun. Yung wala sa mall, walang pera. Ah, okay po. So, ang tingin niya, lahat ng nasa mall, may pera tayo? May pera yan. Namamas niya papalamig. Ah, nagpapalamig. Oo. Pera pa rin yun. Eh, sir, pabor ka ba na makipag-ira ko sa China? Eh, wag naman. Marami nang dadamay. Oo, ilagay sa ayos. Ilagay sa ayos para... Kasi marami may piktuhan, kagaya ng mga bata, kagaya ng mga matatanda, kagaya namin, mga driver. Eh sir, yung modernization ng ano, jeep? Eh, dito lang ako sa... Ano yan? Na-probahan na yun? Dito lang ako sa traditional. Traditional. Eh, paano po yung kapag sabi kita na tatanggalin na traditional jeep niya? Eh, tayo magagawa. Sir, ingat po sa biyahe. Okay, okay. Kuya, ano masasabi mo sa presyo ng diesel at saka gasolina ngayon? Oh, pataas ng pataas eh. Magkano, ito po bang motor nyo, ano po ito? Gasolina? Apo, gasolina. So magkano? Nasa 60 plus? Minsan 65, 68. Ah, ganon. Okay. Eh, ano naman masasabi mo sa presyo ng bilihin? Ganun pa din, pataas ng pataas. Tapos, yung sahod ng mga tao, pag mabagal ang umangat, kaya medyo nahirapan yung mga tao, oh. Paano masurvive nila araw-araw kasi. Presyo ng bigas ngayon? May 20 pesos pa? Wala, walang 20 pesos. Magkano po yung huli niyong bilhin? 65 pesos ang kilo. Mais na yun. Ano yun? Sinandoming? Ah, sinandoming. Kuya dito, sa pagra-rider mo, magkano na uuwi mo sa pamilya sa araw-araw? Depende din ma'am kasi sa amin kasi pag tuwing ulan, talagang sisilong kami. Ah, ganon? Oo. Oo. Pero usually, magkano ang take-home pay mo? Take-home siguro, makaswerte na lang kung makakaway ka ng isang libo. Isang libo. Kasya na yun sa pamilya, sa araw-araw, sa gasolin, sa mga bills? Eh, ipagkakasya na lang kasi wala nang magagawa eh. Okay. So sir, kung naririnig ko ni Pangulong Bongbong Marcos, ano pong gusto nyo iparating? Eh, sana kung maririnig niya, titignan niya yung sa baba. Kasi, okay. Ang kami nasa baba, kami nahihirapan. Tapos, nung sa taas kasi, panaisilip lang sa batas, eh, ay sa baba ang kawawa. Kung yan ang pag-usapan naman sa tungkol sa China, baka hindi natin kakayanin. Tayo, equipment natin, wala tayong sariling equipment, mabili pa tayo sa ibang bansa. Eh, paano pag hindi tayo bibigyan sa ibang bansa? Ano magagawa lang sa China?